Hello po mga ka-muffers and welcome po dito sa panibagong video ng Manila Ben Fixed. At ngayon ang pag-uusapan po natin ay about sa gitna o yung main core ng ating wheelset dahil gusto ito ng mga ka-muffers natin. Requested ito ng mga ka-muffers natin kung anong mga klase or mga characteristics ng isang hubs ng fixed gear na maganda. At yun nga po yung pag-uusapan natin today. And meron din isang request ng mga ka-muffers natin na gustong gusto nila and yun yung mga top budget yet good na mga fixed gear hubs. Pero mga ka-muffers, hindi ko muna siya magagawa dahil medyo nag-iba po yung parang merkado ng fixed gear at kumunti na lang yung mga dating hubs, especially yung mga dating panahon na hubs na solid. Minsan po mga may iba na nawala and meron ngayon mga lumabas na bago. Hindi pa ako sure kung magaganda yung mga yun kahit mura or what. Kaya mag-research pa po ako ng konti. And maganda na po ito. Nasabihin ko po yung mga good characteristics ng isang hubs para pagdating po ng top 3 or top 5 na budget na hubs ay maintindihan nyo po nang lalong mas malalim para okay na okay po tayong lahat. So kung bago lang po dito sa akin channel, ako nga pala po si Admin Allen and I create fixed gear videos, fixed gear vlogs, fixed gear reviews and cycling content dito sa YouTube. Dito nga sa YouTube na nga Manila Ben Fixed. Hindi kayo mga pinipilit but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Ben Fixed. So without further ado, tara at simulan na nga po natin. So yung pinakaunang characteristic ang hinahanap po natin, isang good characteristic na hinahanap po natin sa isang hubs ay basically kayang-kaya niya mag-stand up sa mga harsh environment and sa mga wattage na binubuo natin. And of course, dapat masarap din siya sa ating mga mata. Dahil of course, pag maganda o pogi ang isang gamit or let's say yung wheelset, ito nga, hubs, then nakakasatisfy po sa atin dahil maganda nga po. And again nga, dapat maka-withstand siya ng mga abuses and yun nga, dapat ma-withstand din yung mga wattage na binubuo natin sa bike. And of course, dapat durable siya and compatibility-wise, dapat ox-to-ox siya. So simulan po natin yung pinakauna at ito po yung bearing. Ano ba dapat ang hinahanap natin sa isang fixed gear hub? Ano ba dapat ang maganda? Ano ba dapat ang characteristics na hinahanap natin? Unang-una, para sa bearing sa isang fixed gear hubs, dapat ang hinahanap natin na characteristics ay dapat ito ay long-lasting, ito ay durable, and of course, ito ay dapat low rolling resistance, pero durable ah. Pangit po kapag meron kasi masyadong malaking resistance, medyo babagal po kayo. And of course, that could lead to friction, ninalam naman natin yung friction. Kapag napasobra, especially sa mga moving parts, pwede po masira ang ating hubs. So, hinahanap po natin dito sa mga good characteristics dito sa isang bearing na to. Again nga, yun nga yung mga sinabi ko. So, saan nga ba tayo makakakita na ganong klaseng bearing? At ano matatagpuan sa hubs na yun? Ang matatagpuan sa hubs na yun, sa bearing nila, ay ang tinatawag na sealed bearing. Yung sealed bearing may outer ring, tapos may inner ring, tapos sa loob, andun yung mga ball bearing, tapos mga may umahawak dun sa ball bearing. Bakit maganda ang sealed bearing? Basically, yung sealed bearing, mas durable siya, less rolling resistant siya, and mas, ano, yun nga, from the word sealed, mas maganda siya against sa mga dirt, water, and mga other stuff. Dahil, again nga, sealed siya. Again, durable dahil modern design siya, unlike na mga loose ball bearing. Hindi tatagal yun kasing tagal lang sealed bearing. And sa loose ball bearing, mas madali siya madumihan dahil hindi na siya ganong sealed. So yun po ang hinahanap natin. So duman po tayo sa pangalawa at yun po ay ang material. Ano ba dapat ang hinahanap nating material dito sa hubs? Syempre ang hinahanap nating material dapat sobrang tibay siya. Matibay siya dahil, again, harsh environment ng Pilipinas. Or, depende din siya sa hinahabol nyo. For example, kung habol ko, gusto ko durability, then mag-aalo 70, 75, T6 na hubs. Alo na 7,000 series na hubs para matibay. Or kapag, again nga, depende nga sa hanap mo, kung hanap mo naman lightweight para sa mga uphill, meron naman tayo mga titanium na hubs, meron naman tayo mga naka-carbon na hubs na para sa lightweight. So again, ang dapat na hinanap natin material dito sa fixed gear hubs ay again matibay such as 7,000 series aluminum. So sa pangatlo naman pag-usapan natin mga ka-muffers, medyo hindi siya gaano napapag-usapan. And ito po yung axle size. Bakit po yung axle size o yung axle length? Kasi meron po tayo mga fixed gear frames na minsan malapad or minsan maikli. So dapat nyo din i-consider yung haba ng iyong axle. Kasi meron ako one time na na-encounter Grand Compe hubs ata siya or
or yung Grand Compe Hub ata siya, hindi siya pumasok sa fork. I mean, pasok siya, pero hindi pala yun. Hindi pala siya kumakapit sa fork dahil ang ikli po ng axle niya. Kailangan natin yung tamang size ng axle para din hindi tayo sumakit ang ulo kapag i-install po natin yung tong wheelset natin, tong hubs natin sa bisikleta natin o sa frame natin at hindi sasakit ang ulo natin. Dahil imagine nyo, nakabili kayo ng magandang hubs pero mali naman yung axle size. So yeah, medyo bad trip yun. So tara, doon naman po tayo sa isa. At ito po ay ang treads. Bakit kailangan po natin i-consider ang tread? Kasi meron po tayong tinatawag na good tread at meron din tayong tinatawag na bad tread. Good tread meaning maganda yung pagka-machine niya, maganda yung pagka-precise ng pagka-machine niya. Now, CNC for sure, ganyan naman talaga yung mga modern na CNC. Again, dito po sa fixed gear, mas parang mas need natin yung higpit, no? Mas need natin yung higpit. Dahil again nga, naka-fix gear po tayo. For example, yung tread po ng yung lalagyan ng cog, let's say pangit po yung tread niya, hindi magkakaroon ng chance na magkaroon po tayo ng cog slip. Alam naman po natin yung cog slip, pwede po kapag hihinto tayo or mag-i-skid tayo, babalik yung cog at hindi siya mag-i-stay in place. Na pwede po tayo mag-discrashan yun. So ano yun, hazardous yun. So again, delikado yun. So we need a good threading. Kasi kapag nasira yung threading, kaka-cog slip or pangit ngayon thread, edi masisira yung hubs. Another gastos na naman po tayo mga muffers. Paano malalaman yung good threading? Depende yan sa mga brands. So, tanong-tanong na lang po kayo mga kamuffers ko, ano mga klaseng mga hubs ang mga may good na thread. Kasi, mga may ibang brands talaga na pangit talaga yung threading, na nakakasiya talaga ng thread, na nakakasiya talaga ng hub. So, beware. So, bigyan ko na example. Good brands na mga may thread, Novatec, you know, Novatec, XD hubs, maganda din yung XD hubs. Grand Compe, ayos din yung Grand Compe. Dito Swiss, yeah. Hindi naman din dito Swiss. So yun po mga kamuffers. So tara at punta na po tayo sa susunod. At ito po ay ang availability. Bakit nga ba ang availability? Kasi syempre mga kamuffers, ang availability, need natin yan, especially kapag magpapare-repair po tayo or kapag meron po tayo i-replace na parts. For example, nawala po or nasira po yung lock nut natin. For example, kung Novatec yung hubs ko, edi makabili ako ng mga Novatec na nut or mga compatible na nut dun sa Tryon. Kasi bumili ako ng nut sa Tryon dati, compatible naman dun sa aking Novatec hub. So yun. Kasi meron po mga minsan, mga hindi po compatible na bearing kapag papalitan, hindi po compatible na nut, and yun nga, hindi available yung mga dapat na mga replacement or mga products na dapat natin ilalagay sa ating hubs. So yun, i-watch out po na din natin yun. So sa naman po mga muffers is yung mga sizes. Basically, sizes, low flange, high flange, and also isama ko na pala din dito yung mga availability ng butas ng spoke. Siyempre, mas maganda, mas madaming availability na may butas sa spoke, at mas marami kang option, mas maganda. Simple as that. And sizes naman, depende kapag size mo, kapag gusto mo lightweight build, edi maglo-low flange ka. And kung gusto mo high flange build, kung gusto mo stiff and solid na wheelset, edi yun, mag-high flange ka. So doon naman po tayo, at ito yung aesthetics. Siyempre, mga first, again yung sinabi ko kanina bago mag-start yung buong-buong na video, masarap po ang mga hubs na maganda sa ating mga mata. Yes, mga kamuffers, at itong mga hubs na to, na mga aesthetic-wise, na mga magaganda sa ating mata, again nga, nakaka-saver sila sa ating mga utak, sa ating mga sarili, na, oh my God, ang pogi ng ganitong hubs. So, hindi i-consider nyo yung kapugian ng iyong hubs, mga kamuffers. So, ako, ano ba yung mga pogi sa akin na hubs? Novatec, ang pogi ng Novatec sa akin. Tapos, Aditi Swiss, siyempre, pogi din yun, pero mahal. Pero yung pinaka-pogi talaga para sa akin is silver na Grand Compe. Ang pogi talaga na silver na Grand Compe. Tapos, ilalace mo yun sa black na rims, tapos sa silver yung nipples and spokes mo. Hindi yun, pogi tignan. So, yun po, mga kamuffers, aesthetic-wise. And mga kamuffers, yung sunod, again nga, ito yung parang it boils down sa mga lahat ng mga sinabi ko. Mostly sa lahat ng mga sinabi ko. At ito po yung compatibility. Again mga kamuffers, kailangan natin yung compatibility dahil again nga, paano kapag sinalpak mo na yan, tas hindi pala compatible? Again, sakit po sa ulo nito. Katulad nga po sinabi ko sa inyo kanina, yung axle, paano kapag masyado maikli? Bibili ka pa? E paano kapag wala pang available or hindi compatible? Diba kapag nakabili ka ng hindi compatible na axle? E di ba sakit sa ulo? And also, ano ba yung mga isa sa mga compatibility issues? Tulad ng sa akin, sa Mavic Ellipse ko. Dating Mavic Ellipse ko. Ang arte ng Mavic Ellipse. To sa Mavic Ellipse, kailangan niya straight pull hubs. Saan ka makakanap ng straight pull hubs? Makakanap ka, pero medyo kailangan mo pa mag-dig ng lupa bago ka makakanap. Yun. And yung lock ring niya, ata yung pinakamayap hanapin dahil French threading po ang
kanyang locker, hindi po English or normal na trading. So again, paano pag nawala yun, or paano pag nasira yun, or paano kapag kailangan mo pa bumili ng isa pa sa kabila mong hubs, para kabila mong lagyan ng cog. So compatibility wise, kailangan mo din i-consider. And last but not least, of course, it also boils down to all of this, at ito po yung price. Sa price mga kamuffers, kailangan po natin i-consider itong price na to. Dahil it all depends din sa price. Kung gaano kaganda or kung gaano ka-solid sa mga itong mga sinabi ko sa budget mo rin yun. At syempre price eh. So sa mga sinabi ko na ito mga kamuffers, i-research nyo lang, i-list down nyo lang, i-compare nyo lang. Then for sure mga kamuffers, makahanap po kayo namang sobrang ganda and solid na hubs po mga kamuffers. So I hope na may po kayo natutunan sa video po ngayon mga kamuffers. And next time po mga kamuffers, magta-top 2 top 5 po ako ng mga best budget hubs or best hubs dito nga sa larangan ng fixed gear. So as usual po mga kamuffers, I'd break it twice if itandahan magpulalapit sa truck and bus. And of course, mag-ingat po kayo and sa mga sabatas traffic ko. Ingat mga kamuffers. Bye-bye. Peace.